How far is the gasoline station being constructed from your office? Hindi ko po alam yung exact. Basta katabi po siya ng mga ambulansya, eh, mga 400. So nasa munisipyo? Apo, apo. Hindi mo alam na may kuno-construct sa munisipyo mo? Na, yung po construction po, during construction, mabilis lang po kasi mailagay. Hindi ko po nakita. Pero po nung nagawa na po, nakita ko. Ngayon ako, Santa Rosa, yes, kapit-bahay tayo. Ha? Yes po. Ako lahat ng project doon, dinadalo ko lahat siya. Mayor, itong ilan po bang gasolinahan sa Silang? Sa buong Silang, hindi ko po sigurado, Mr. Chair. Dapat alam mo, mayor ka na. Oh, sa sobrang laki po, pangalawa po kami sa pinakamalaking bayan. Pero sa Cavite. Maraming gasolinahan? Opo, marami po, marami po. Okay, so kung maraming gasolinahan doon, why do you have to consider itong purchase agreement with Corban? Corban, di ba wala pa silang gasolinahan? Wala po. O why do you consider having an agreement with them? Nung pre-present po kasi sa akin na makakatipid po yung munisipyo, nag-ano po talaga kami, naghanap po ng... What is the kind of agreement that you have secure with them? Yun lang pong purchase agreement lang po. Wait, is it a what you call that? Meron tinatawag dyan eh, parang direct retail purchase? Yes po. Or you consider it as a wholesale agreement? Meron po yata ang bakit. Tanong yung, yes, sagot mo muna yung tanong. And then, so, retail purchase po. Retail purchase. Yes po. So, kinoconsider mo yun as a retail purchase. Yes po. Agreement with, yes po, with them. Okay. Kowa? Asan ang Kowa? May I ask the Kowa? How do you consider this kind of transaction? Is it a retail purchase agreement or a wholesale agreement? Considering that they have... Magkano yung inyong kontrata doon, Mayor? Corban, magkano kontrata na sa inyo sa purchase agreement? Parang 30 million po. O 30 million. So, do you consider this as a... How do you treat this one? Is it a wholesale, right? Kasi 30 million eh. Mr. Che, di pa po kasi namin nakita yung mga documents. So, and I think best point to answer regarding po sa procurement is si GPPB po sana. Yung sige, sa GPPB, sige, GMAR, this one, ano, consider it that yung purchase agreement is the term used by the mayor, but considering that there are affidavits coming from the Corban that there was a construction that was done, and in truth and in fact, dapat, mayor, alam mo yun eh, kasi sa property niyo yun eh. Before ko tanong ng GPPB, mayroon tanong kita ulit, no? So, have you seen the construction of that gasoline station when it was being constructed? Nung being constructed po, hindi po. Nakita ko na lang po siya nung bumisita po kami nung bagyo. How far is the gasoline station being constructed from your office? Hindi ko po alam yung exact. Basta katabi po siya ng mga ambulansya, eh, mga 400. So nasa munisipyo? Apo, apo. Hindi mo alam na may kuno-construct sa munisipyo mo? Na, yung po construction po, during construction, mabilis lang po kasi mailagay. Hindi ko po nakita. Pero po nung nagawa na po, nakita ko. Ngayon ako, Santa Rosa, kapit-bahay tayo. Ha? Yes po. Ako lahat ng project doon, dinadalo ko lahat siya. Kasi hindi naman gano'ng kadami yung 20% development fund natin. Eh, di ba? Yes po. Ang 20% development fund natin, ako, magkano lang ako? 200 million. Ano 201 billion kasi 5 billion na kami. So 201 billion. Chine-check ko lahat yan. Lugar pa nga ako, nag-groundbreaking pa ako eh. Para at least alam ko kapag yung construction ng mga project ko, eh, nakikita ko. Di ba? Tama o mali. So basically dapat alam mo yun. Or is it a reason for you right now because you have a contract with Corban? And that's the reason now that you are denying that there was indeed a construction going on in the municipality or in the mismo in the munisipyo ng ano ng Silang. So admin, alam mo na may nagko-construct doon? Yes po, pero during construction hindi po namin nakita. Para labo na. Yes po, tapos alam lang po namin kasi hindi namin nakikita. Yes po. Sandali, parang mali sinasabi mo. Ano po? Sinanong ko, tinatanong kita kung hindi mo nakita. Ay, sabi mo kung nakita mo, sabi mo, yes po, during the construction, hindi namin nakita. Ano totoo? Nakita mo? Alam ko po na may tinatayo po doon. O bakit hindi nyo tinigil?
Kasi po, nag-rely po kami doon sa purchase agreement. Doon sa, nakalagay po kasi doon sa section 4 na pwede silang maglagay ng equipments. GPPD. So, pwede ba silang maglagay kapag ganyan, ang sinasabi nila is only retail purchase, detailed, direct retail purchase. So, kailangan mo ba magpagawa? Ipagamit mo lupa mo? Para sir, magkaroon ka ng direct retail na purchase? No, sir. Under 26 na revisor, ay wala po sinasabi na pwede po magtaya ng any store or lesson station sa vicinity po ng property entity po. Correct. Kasi different yung ano eh, yung direct, di ba? Saka yung wholesale, no? And at the same time, yung lease agreement, saka yung purchase agreement. Kasi nga, magkaiba yun eh. Mayor, dito nyo nang tinatago eh. Tinatago nyo doon sa purchase agreement, yung actual na wholesale agreement that you intend to do with, ano, with Gord Corban. And as a matter of fact, ay dito, alam mo, it doesn't make sense eh. Parang hindi ko makuha yung logic mo that kung purchase agreement din lamang ang gusto mo, ang dami-dami naman yung gasoline station. You try to have a agreement with different gasoline station that you have in the municipality of Silang. Why focus an agreement with them having no gasoline station yet in the municipality of Silang? And that's really bothers me, no? Bakit kukuha ng agreement sa kanya samantala ang dami-dami mo ng gasoline station? 30 million ibibigay mo sa bagong company? So, I tend to believe the affidavit, if that is the case, Mayor, you can reply, Mayor. With regards to dun sa 30 million, if I may answer, yes. Your Honor, Mr. Chair. Yung po 30 million, yung po yung kabuuan, if I'm not mistaken, yung po yung kabuuan na binudget po ng munisipyo for fuel. Pero it doesn't mean na yung 30 million para lang po kay Corban. Yun po yung allotted budget po namin. But there is another existing contract with another supplier. Am I right? Yes po. Oh. Meron so, po. Paano mo ba justify that there is another contract with 30 million and another contract with them, then ang budget nyo lamang is 30 million. There's this sinister, clandestine effort on your part to deceive one of those. Sino isa na may 30 million na kontra kayo? If I may? Yes. Please. Yes po. Yung pong 30 million, yung po yung AIP po namin, yung pong total approved budget na pwede po namin magamit po as gas. Correct. Pero kanino nga naka-alat yun? Wala pong station. Wait. Kanino naka-alat yun? Kanino ka nagkaroon ng detailed purchase agreement doon sa 30 million? Sa detailed purchase po kasi wala pong allotted na specific po. Hindi. Siyempre may mga specific gasoline station na pupuntahan ng 30 million. Apo. O sino ang mga nakakontrata doon? Yung pong may purchase agreement po kami with Corban. And associate. Kasi sinasabi mo meron pang associate. Isa eh. Kanino yung isang agreement na yun? If I may. Associate po. Asunsyon? Yes po. So meron kayong kontrata doon na 30 million as well? Hindi po siya kontrata po 30 million. Pero po, meron po kami purchase agreement po with Asuncion also. So, ang sinasabi mo is a direct read. So, direct purchase agreement. Direct can you kindly submit to us your agreement yes. with them? Can you kindly submit yes, to us? Ano nakalagay sa agreement? Purchase agreement po, if I'm not mistaken. Your Honor, Mr. Kasi kapag nakikipagkontrata ako sa, like example, when I was the mayor, nakikipagkontrata ako sa isang gasoline station, yun lang akong kontrata ko kasi binibig ko kung sa kanila kung sino yung the best na malapit dun sa area namin, di ba? Those are the consideration that you have to consider. And with this kind of amount that you are mentioning, na 30 million, according sa GPPB, eh talagang mali yung ginawa ninyo. Di ba? Tapos wala pa silang gasoline station, bibigyan mo agad sila ng agreement. That's funny, ha? Huh? Tama, Mayor? If I may, Your Honor. Sige, paano mo justify yung wala pa silang gasoline station. Yes, tapos
bibigyan mo na sila ng purchase agreement. Saan sila kukuha ng gasolina? Nag-install po sila ng pumping station po doon sa tabi po ng mga ambulansya po para mas madali. Go to that process of trying to giving you a hard time while there are existing gasoline stations. Kasi, if I may, unang-una po mas mura po kasi. Pangalawa po, mas convenient po sa ambulansya po namin. In the purchase agreement that you were trying to tell us a while ago, that construction is included in the contract that you have secured. And of course, when they will be constructing a gasoline station, they will try to put that budget as well. Yung kanilang expenses, those na sisigilin sa inyo in the long term. Correct? Hindi naman magtatayo yan mga yan. Kung hindi mo nila mababawi yun, ano yun, libre? The reason they're giving you is a discounted amount of fuel, which they can, but probably in the next 5 years, kung nagkasundo kayo, according to him, na meron kayong 10% na net income for every liter of fuel sold and supplied, then mababawi na expenses for the construction. And that's the real intention of why you have directly contacted with each other. Am I right? Mr. Of course, you will answer no, right? Mr. Chair? Yes, go ahead. Dalawa po yung kontrata po namin. Isa po sa Caltex. Caltex ba? Caltex po kay Asuncion, tsaka po ito pong sa Corban po. Nagkaroon po kami ng dalawa pong agreement po. Napili po namin yung Corban kasi mas mura po siya. Pero meron po na. Kasama yes, sa po. Agreement ninyo eh. Ang kasabi nga ng GPPB, hindi dapat eh. Diba? Yes po. Kasi wholesale na ang approach nyo eh. Ayaw nyo padaanin sa back eh. Kasi pag ginawa ninyo yung tinatawag nating direct retail purchase, hindi na kayo magkakaroon ng back na solution. Pero pag wholesale, kailangan nyo na ng solution. At iniiwasan nyo yun. Tama? Hindi naman. Mayor ako eh. Nag-direct retail purchase po kami, Mr. Chair. For Corban. Anyway, okay. Yung bang mga catering services na inaano natin, yung catering services, kasi napansin ko lang dito na napakadami nung sa LSR, 13, yung KJA, 12 Food Hub, 33 kontrata, EMR, 30, yung Jasper, 29 na supplies na ginawa nyo. Are these, you know all these people? Yung pong specific po, sino po nagtatransak, hindi po. Hindi po kasi ako nakikialam sa mga purchases. Siya, can we invite all these na supplier para to shed light? Kasi medyo, worry siya ako dito sa issue to. May we ask the back, yung sa back, bakit ang back ninyo, Mayor, bakit nawala yung mga, katulad ni Merlina Cabrera, si Budget, tapos sino yung Dolores Bawalan? Sino ba yung Dolores Bawalan? Ha? Okay, dalawa. Dolores, saka si... Former MP kayo. Kasi kayo ba yung nagkabit-dabit? So, as yung sabi niya, kasi hindi ko alam ang story talaga eh. So, why nawala kayo? Tinanggal ba kayo or ano? What happened? Mr. Chair, Your Honor, nag-retire po kami ng maaga kasi po during mga pinapapirmahan po na sa amin na back, never na po namin ma-check dahil nagmamadali po lagi yung back set. And then sasabihin po niya, alam na yan ni admin, never na po namin na i-check. So yung fear po namin na mawalan kami ng trabaho na maaga dahil yun po yung ikinatakot namin. And then, isa pa rin pong nangyari, ay na-float po ako last February nang wala po akong even memo dahil pinalitan na po agad ako. Yun po yung naging situation ko po during that time. Kaya po, nag-clear na po agad ako, agad-agad, para mailigtas ko din po yung sarili ko sa mas marami pang kasasadlakan sa pagpirma. Okay. Dahil napilitan lang po ako dahil utos po yun ng back chairman, being our chairman, na mas mataas po yung posisyon niya at kapatid po rin siya ng mayor namin. So totoo ba yun na sinasabi niya that walang posting, walang
session, wala lahat, tapos papipirmahin na lang sa inyo? Totoo yan? Yes po, Your Honor. Yung pong... Yeah, yun ka lang muna. Is this true, Mayor? Mr. Chair, if I may. Sige, go ahead. Yung pong una po, yung allegation niya po na natatakot po siya, at nag-resign po siya, hindi po totoo po yun. Actually po, nagkakaso po siya. Kinasuhan po siya kasi nangingigil po siya sa mga tao. Kaya po namin natanggal po siya. Okay. Sa grievance, na grievance committee po kasi si Ma'am Merlin, kaya po napilitan po siya mag-resign. Actually okay. Po, yung affidavit po nila ay same affidavit po yan na pinapapirmahan po ni Vice sa mga back member po. Pinipilit po sila, tsaka po ni Attorney Danao, tsaka po ni Attorney Ambon. Same okay. Po yun. Hindi lang po pumirma po yung ibang back members. Okay, thank you so much, Mayor. Marlina Cabrera, ilan taon ka na sa servisyo? Natapos ko po ang 30 years in service po sa LGU. 30 years? Apo. So sa 30 years mong panunungkulan, may na-encounter ka bang ganitong klase ng accusations against you na nangingigil ka or something? First time ko lang pong na-accus. Kailan nagsimula yung accusations sa'yo? Ang pagkakalam ko po ng February of 2023, pinagbintangan po nila ako na ako po yung mastermind for ECC and yung sa CNC, which is yung po yung function ng Environmental Management Bureau, which is online application po yun. Okay, thank you. Mayor, February 2023 lang siya nagkaroon ng accusation. So, do you have other accusations beyond or prior February 2023? Kasi yan po, Your Honor. Yun, I'll be asking the mayor. Yes po. Wait. While the member is speaking. So, do you remember any cases filed against her prior to February 2023? Do you know a case filed against her prior to February 2023? Just answer my question. Wala po. Oh, wala. Yun po yung... So, yun lang. Itong sinasabi niyong accusation, meron bang na-file na case against her? If I may? Yeah, sure, sir. Sa grievance committee po, meron po na-file. Grievance committee ng munisipyo? Ng munisipyo po. Okay. Munisipyo. Okay. So po, okay. Si Dolores Janet Bawal. Okay. Can we, ano po ngayon sa munisipyo? Dati po municipal budget officer. And budget officer. And May 31, 2023. Ilan taon po ngayon sa servisyo? More than 30 years. So. 30 years din? Opo. Okay. May accusation din sa inyo sa grievance? None po. None. So, paano kayo natanggal? Nag-resign kayo early? Nag-early na po ako. Hindi po na ako tinapos yung mandatory age na 65. Why? Kasi lagi po akong pinupuntahan ng HR o pinag-re-retire niya ako. Nai-stress na ho ako sa kanila. Chairman, no? Ako, I respect all my, when I became the mayor of Santa Rosa, I respect all the elders, no? Yung mga matatagal na sa servisyo. Kasi yung mga, mga budget officer ko, treasurer ko, they're enjoying their lives, no? While in the service for the Filipino people, for our constituents. And I always gather, yung advices of those people who are 30 years, 40 years in services. Why? Because I'm learning a lot from them. Because they will try to protect you, eh. Yeah. Sometimes, Mayor, yun yung magiging problem eh. Na andito yung mga tao na they wanted lamang to put a right on a possible wrong that will be committed by the newly installed mayor, just like us. Ako talagang, I consider my department heads as one of my ammunition to protect me. Why? Kasi bago akong mayor eh. And nung naging mayor ako, wala akong naging kaso. Why? Kasi nga, I really tried my best eh, na to consider all the wise wisdom of the elders of the different of my own LGU. And I think dito, Mayor, talagang medyo these people will not submit a early retirement if they don't have any pressure. Hindi sila magre-retire because they will treasure the moment, the day that they will retire. Alam mo sa amin, kapag nagre-retire, celebration. Celebration ng mga department heads. Why? Kasi after so long ng services, ito na
magre-retire ka na. It's a moment of happiness and loneliness. Why? Happy that yung panahon, mapapahinga yung physical na katawan. Lonely because mamimiss niya yung mga kasamahan niya sa gobyerno. They were not able to enjoy it. They were not able to enjoy it. Diba? And I sympathize with you. I sympathize with you. Because we love our government employees who tender their whole or half of their lives, no, for the service of our community. Mayor, isang tanong ko na lang sa iyo. Meron ka bang property sa Yala West Group? Kasi meron akong lupa doon eh. May napili akong lupa doon 2009. I think 300 square meter or more than 300. I loaned it. Nag-loan ako. At kasama yung sasalan ko. Talagang tinaga ako yun. And now, pag-aari ko na yun. Mga limang taong kong binayaran yun out of my sweldo. Ayala West Group. Do you have a property na Ayala West Group? Under my name, wala po. O, pero kanina property ito nandito? Kasi alam mo, nakita ko lang ito. Kasi siguro kasi masyadong mainit yung issue nyo eh. So, kanina property itong nasa Ayala West Group? 750 square meters. If I may? Yeah. Mr. Chair. Yan po ay pagmamayari po ng magulang ko po. Ang magulang mamayari nito. So, hindi ito? Sana po mapunta po sa akin. Okay. Sige, prior to becoming a mayor, ano niyo po? Ilan taon na po kayo lawyer? From 2014 po. 2014 to 2024. So meron ka law firm or meron ka? Meron po. Ang nag-handle na po ng law firm po namin sa Silang tsaka po sa BGC. Maganda naman yung income nung ano ka pa, lawyer ka. Nung pong lawyer po ko, medyo po. Maganda. Okay. Apo. Tapos naging board member ka, ano? Apo. So sa board member, wala namang ano yan. Kumbaga, lagang ano, labas ang labas, di ba? Apo. Okay. And then, this property was purchased by your parents. When was this purchased? If I'm not mistaken, last year po. Last year lang? Yes po. Okay. So, ang ganda kasi eh. Nangita ko sa inyo kasi nangita ko sa inyo dahil meron na ako. Ang tagal ko nang binili yung lupa ko. Hanggang ngayon, di ako magpatayo. Doon sa Ayala West Club. Maganda kasi doon eh. Taas eh, di ba? Kita. Kapit-bahay tayo po nagkataon. Yes po. Ha? Hindi, nung binili ko kasi 2010 pa ako eh. Then, nung binili ko yung akin, parang 5 million lang. Pero ay loaned it. Oo, 14 years ago sa akin. Ngayon, malaki na sa akin. Ngayon, yung property ito, kumita na ako ngayon. But of course, hindi ko alam sa kanila. Bahausin lang pata? Yes po. Nung binili niya? Yes, ng parents ko po. I hope you don't get me wrong. What are the businesses of your parents? Sa real estate po. Real estate? Namimili yes, sila po. Ng mga... Buy and sell real estate na ehente po. Ah, okay. So, it's a big company. Sakto lang naman po. Kasi malaki to eh. 700 square meter. Malaki to. 750 square meter. Saka may bahay na siya. Ano pinili niya? Yes po. Alright. Sige. Okay. For the meantime, Mr. Chair, yun na muna po. At maraming salamat. Thank you.